Afternoon mga coffee mates. So nag-change ulit tayo kanina, no. So void, totally void na talaga siguro yung warranty ko. Pero okay lang since ginusto ko naman to. And gusto ko din na ako na lang mag-maintain ng kape ko. So yung ginamit kong oil kanina is Shell Helix, no. 5W40 ng Shell. So, bali, yung oil na yan is very trusted yan. Kasi, based on experience ko, yan kasi yung nag-maintain sa iyan ko na. So, dala-dala ko ngayon yung manual ng iyan. So, naka-indicate talaga dito na
Shell Helix talaga yung recommended na ginagamit ng Hyundai. So, as you can see, ito po yung manual ng Ion. So, ipapakita ko sa inyo, no? So, ito po. So, naka-indicate talaga sa manual nila na Shell Helix, no? Yung prescribed oil na ginagamit o recommended oil nila. So, na-experience ko talaga. So, napaka-smooth talaga ng Shell. Para sa akin, napaka-smooth ng Shell. Tapos, maganda sa makina. So, yun yung nag-maintain ng iyan ko. So, 4 years ko na siyang dini-DIY. So far, so good. Okay naman. Until now, smooth pa rin yung engine niya. So, yun lang. So, sa kape naman, good thing sa kape natin, no? Ground clearance, napakaganda. So, no need to jack up para pumasok lang sa ilalim, no? Para mag-change oil. So, hindi na natin kailangan mag-jack up since yung ground clearance ng kape is mataas at pwede na tayong pumasok, no? So, but before that, extra careful lang talaga. So, every time mag-DIY, kung gusto niyo mag-DIY, please be extra careful. So, advice ko lang din, kahit ano pa yung brand ng oil niyo, is either fully synthetic or synthetic. So, para sa akin, no? So, for me, o para sa akin, every 5,000 kilometer or 5 months, whichever comes first, nag-change oil na talaga ako, no? Kahit ano pa yung oil mo, basta 5,000 or 5 months, change oil na. Para at least ma-maintain natin yung smoothness at pangalagaan natin yung engine natin. Yun lang po yung masasabi ko yan based on experience na hindi po ako professional o ano ba dyan. May konting experience lang po in terms of sasakyan. So, ito pa din na. So, if ever magpapa-change oil kayo sa labas, please, huwag nyo pong pabubugahan ng hangin. Kasi, pabubugahan ng hangin through compressor. Since, yung compressor kasi, nagkukontain siya ng tubig or water. So, nakakita ako ng tutorial niyan sa YouTube kung paano dinismantle o paano dinrain yung compressor. So, nagkukontain talaga siya ng tubig. So, pag ginamitan mo ng compressor yung makina mo para mag-drain lang yung oil, so may tendency papasok yung moisture. So, hindi siya advisable para sa engine, para mag-drain lang yung oil natin. So, kusa, yung oil po is kusa lang yung bababa. So, no need to use compressor para mag-drain lang po yung ano natin, yung oil. Yun lang po. At sa mga subscribers ko dyan, thank you so much po. Thank you. No. Hindi ko kayo maisa-isa-isa pero thank you talaga. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka gusto nyo mag-subscribe. Baka nahihiya lang kayo. So, more DIYs to come, no? So, time will tell. And, ride safe sa lahat po. Thank you.